Hello mga kababayan! For today's video ay ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano mag-process ng passport sa DFA Alabang. Una, syempre, kailangan dala-dala muna yung mga requirements. Isang photocopy ng application form, dalawang photocopies ng electronic receipt, isang photocopy ng PSA birth certificate, at kung may problema yung birth certificate mo, magdala ka na rin ng municipal birth certificate, isang photocopy nun, at huwag niyong kalimutang dalhin yung original dahil hinahanap yun doon. At photocopy ng valid ID, at dalhin mo rin yung actual ID. And hindi ko alam yung karagdagang requirements kapag ikaw ay married na. Pero sa mga first-timer at single, yun yung requirements lang. Application form, electronic receipt, PSA birth certificate, at valid ID. Doon sa DFA Alabang, bago ka pumasok doon sa pinaka-office nila, kasi nasa third floor yun, nasa third floor yung DFA Alabang, and nasa loob siya ng mall, parang mall, Centro Mall, parang ganun, Centro Mall. Bago ka pumasok, hahanapan ka ng guard ng vaccination card. Bawal pumasok or bawal mag-process kapag wala kang vaccination card. And then, ayun, kapag andun ka na sa second floor, kapag nandun ka na sa second floor, may guard uli na nagtitingin ng application form mo. Kasi tinitingnan nila kung may appointment. Yun, yung appointment mo, kung may appointment ka ng araw na yon. Yung about naman sa schedule, di ba may mga schedule tayong nilalagay kapag tayo ay gagawa ng appointment. Kapag maraming tao, sinusunod yung schedule. Kung 10:30 ka, 10:30 ka. Pero kapag unti lang yung tao, kahit 10:30 ka pa, pwede ka nang pumunta doon or pwede ka nang mag-process ng alas 9. Basta hindi maraming tao. And then yung step 1 doon sa pag-process, kapag nasa third floor ka na, kapag pinaakyat ka na sa third floor, step 1, pupunta ka doon sa information desk. Nasa ano yun, makikita mo yun, information desk. Sa information desk, ibibigay mo yung mga requirements and then i-check nila kung may appointment ka nga. Ayun, check ulit. Tapos, ayun, pag okay na, i-stapler nila, then bibigyan kang number. Pagkabigay sa inyo ng number, papasok ka doon sa step 2. Doon naman sa step 2, ang ginagawa ng clerk doon ay chine-check yung PSA mo, chine-check yung valid IDs, yung pangalan, yung birthday. At kapag malabo yung birth certificate mo nga doon, hihingan ka ng municipal birth certificate. Kaya make sure na dala mo na din yung municipal birth certificate mo with photocopy. And don't worry guys, kasi doon sa DFA Alabang, meron doon photocopy na andun lang din mismo, pwede ka doon mag-photocopy. Kapag okay na yung step 2 mo, na-check na lahat, na-verified na nung clerk, na okay lahat yung requirements mo, ayun, sa step 3 ka na. Sa step 3 naman, doon ginagawa yung pag-picture sa'yo, editing ng information mo in case na may mali. Kasi ako, mali yung pagkakasunod ng pangalan ng mama at papa ko. Yung surname ng mama at papa ko, middle name yung nailagay ko. So doon, pwede mong ipabago sa step 3. Yan. Doon sa step, nung nasa step 3 na ako, kinuhaan ako ng mga fingerprints nitong sampu kong daliri, fingerprints nito. And then, ayun, kung may papa-edit ka, sabihin mo na doon. And hindi ko lang din alam, kasi may nababasa ako na kapag mali daw yung nailagay mong pangalan, hindi daw nila pinapayagan. Pero yung sa case ko naman, pinayagan nila ako, talagang binuksan nung nag-assist sa akin ng clerk yung portal ko, tapos nag-edit yung pangalan ng mama at papa ko doon. So ayun, okay naman, naayos naman. And then, ayun, picture.
And make sure na sa pag-picture sa'yo, maayos yung damit mo, wala kang hikaw, tapos manipis yung buhok, walang balbas, walang bigote. And then, ganun lang, tapos na. Tapos, after nun, after na napicturean ako, binigay sa akin yung isang copy ng electronic receipt. Siguro, yun yung magiging patunay kapag pinadala na sa'yo ng DFA Alabang yung passport. So, ganun lang kadali yung pag-process ng passport sa DFA Alabang. At hindi ko alam sa ibang DFA consular offices kung ganun din yung pag-process nila. Kasi sa DFA Alabang, step 1 hanggang step 3. Ganun lang. So, recap lang natin. Step 1, verification. I-check lang yung mga requirements mo. Step 2, i-check uli pero mas mabusisi. Tatanungin ka ng konting mga katanungan. And then step 3, doon na yung editing, pag-picture, fingerprints, and yun. Pag na-picturean ka na, okay na. And once again guys, huwag niyong kalimutan magdala ng ballpen. Kasi nakakayang mangkiram doon. Tapos, kailangan magperma. Yun. Make sure na handa ka kapag pumunta ka doon, kapag nag-process ka ng passport mo. So, yun lang guys. Sana nakatulog tong video na to. And don't forget to like, share, and subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And see you on my next video. Bye!